Kayo ay nakikinig sa Hindi Lang Makulang na Pinoy Street Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. Ang boses ng Diyos ang may hatid na aral sa ating lahat. Our very own DJ, Miss Jovidi Guzman, live from Mandela, Philippines, dito sa Pinoy Street Versatile Radio. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang araw din sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Welcome to my voice at syempre narito ang pinakapipitagan nating public servant, talaga nga namang walang humpay. At alam niyo po ba, nakapag-usap lang kami ni Sir Martin after niya makipag-meeting, alas 12 ng gabi. Grabe, gising pa si Sir, nagtatrabaho pa. Okay mga kaibigan, pabatiin po natin ang ating DILG Undersecretary Martin Dino. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Judy, at sa mga mamamayan natin, saan man sulok ng mundo, alam ko naman na itong programa mo ay umaabot hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ating mga kababayan na nakamonitor sa ating programa. Mabuhay ka at sa ating mga nakikinig, sana po ay may matutunan kayo sa aming pag-usapan ngayon. Good morning. Well, Sir Martin, una-una nagpapasalamat ako sa Panginoon at nakasama na naman namin kayo dito sa programa natin na talagang pangmasa, kasi una-una napaka-importante po ninyo para sa amin dahil kayo po ay marami hong natutulungan at tinutulungan pa. Kamakailan lamang ay naging trending yung usapin tungkol dyan sa lugaw, pagkakamali na maaaring kapaliwanag, at yung sinasabi nga natin yung mga layman's term, mukhang yan yung nakakalimutan ng mga frontliner. Pwede bang bigyan nyo kami ng highlight? Ano hong nangyari? At isa na rin job well done po, Sir Martin, kasi alam naman natin na ang pamunuan ng Muzon dito po sa San Jose del Monte, Bulacan, ay alam naman natin mababait yan, astig ika nga. Astig in the sense na sila, pag batas is batas. So, ibig sabihin, kinukongratulate po natin ang pamunuan nila dahil marunong din pala silang tumanggap ng pagkakamali. Konting highlight lang, Yusek. Oo, dahil alam mo naman na akong undersecretary for barangay affairs. There are 42,046 barangay all over the Philippines, at lahat ng mga nagiging viral ay itinatawag sa akin. At isa na nga itong viral tungkol dito sa pagsita ng isang hindi siya barangay tanod, member siya ng BAUSI, no, yung Barangay Council for the Protection of Women and Children. Kaya lang masasabi nga natin na itong barangay na to ay ni-utilize niya lahat ng kanyang mga tao sa barangay na pwedeng maglingkod at pwedeng umikot sa barangay at panatiliin ang katahimikan at ang pagsisigurado natin na wala nang mahawa pa dito sa COVID-19. Sa kagustuhan nila na yan, ay pati nga itong si Ivy ay naatasan ni Kapitan, no, na pumunta dun sa Lugaw Republic. Kaya lang talagang talagang sabi nga umami naman siya no, na madaling araw na, puyat na siya. At hindi niya siguro masyadong na-explain ng mabuti. At nagkamali siya na doon sa pagsabi niya na ang lugaw ay hindi essential. Alam mo, Joby, kung natatandaan mo, nung bata pa tayo, ano ba yung unang-unang pinapa kain sa atin ng ating nanay?
Natatandaan mo yung am? Yung am yung sabay sinaing. Sabaw ng sinaing. Yun. Sabay-sabay doon? Opo, opo. Hindi ba yun ang lugaw? Hindi ba lugaw yun? Ibig sabihin, opo. Ang kasulong na doon, lugaw na. So, bata pa lang, ginagamit na ito sa atin para lumusog na tayo. Lalo na yung mga mahihirap, di ba? Kasi ito yung mga diskarte ng mga magulang natin noon. So talagang ano, talagang napakahalaga nitong lugaw, lalo-lalo na sa mga may sakit. Yung hindi makamunok, hindi makanguya. Correct. Opo. Talagang ano, kaya nung sabi ko, masyado nang nasasalaula yung ano, at biro mo, hanggang Malacanang nakaabot dahil lang dito. Kaya, grabe, no? Kinausap ko na agad si Kapitan na wala na yung pinakamagandang gawin. Kundi ang humingi ng paumanhin, kung nakita nyo na may pagkakamali, o kasi siyempre minsan, sa kagustuhan natin may paitupad ng batas, minsan sumusobra yung ating ginagawa dyan. Kamukha ng, hindi lang ngayon nag-viral, madami pa. Madami po. Yung naghahatid ng hamburger, pagkatapos lumabas yung isang estudyante ng criminology. Siyempre, marami siyang alam. Lumabas niya, ang hindi niya na, wala siyang face shield. So, naka-face mask lang siya. So, inulis siya ng tanod, dinala sa barangay. Dahil, kami may order niyan eh. Kasi, isang taon na tayo dito sa pandemya na to. Kaya ako natatandaan mo, naglabas ng direktiba si Undersecretary Flores na lahat ng hindi susunod sa patakaran, wearing a face mask, wearing a face shield. Naka-face mask ka nga, wala kang face shield. Naka-face shield ka nga, wala kang face mask. Hindi pwede yun. Tapos, naka-face mask ka, nakalagay sa baba. Naka-face shield ka, nakalagay sa ulo, sa bumbuhay mo. Hindi pwede yun. Kaya pinapa-aresto na natin yan. At yan naman, i-bablatter sa barangay. Pagkatapos, sosomons yan, tutuluyan yan. Pinatutuluyan na namin ngayon. Yung, kasi unang-una, mag-iintay pa tayo ng another, nakamukha nito, 15,000 kahapon. Anong gagawin natin? Na there are still na nasa labas ng bahay nang hindi face mask. At saka ilang barangay captain na ang naparusahan natin dyan. Hindi lang naman tayo sa social amelioration nung nag-file tayo ng reklamo sa ombudsman, pati yung tinatawag na social distancing. Yung mga nagpabaya na magkaroon ng sabong, yung nagpabaya na nabidyuhan na may nagiinuman sa karsada, na nagtatagay-tagay pa, isang baso lang ang ginagamit, di nagkapalitan na sila ng laway. Tapos yung mga bata na naglalaro sa karsada, na pinababayaan ng mga magulang. Kaya dito nga, pati magulang, pinahuhuli na namin. Kaya nagpapasalamat ako kay Barangay Captain Marga Chadlan. At siya na mismo ang nanguna sa paghingi ng paumanhin kay Marvin at doon sa may-ari ng Lugawan at sa mga latang netizen. Saka pero sige po. Nung nakaharap-harap kami, ako nga humingi din ng paumanhin eh. Kaya nagulat ako. Barangay Affairs. Ako na mangunguna. Humingi ako ng paumanhin doon sa mga tauhan namin sa barangay na dahil sa kagustuhan lang nila na mapatupad itong tinatawag na social distancing at masigurado namin na huwag kang maghawa-hawa dyan sa aming mga barangay, minsan sumusobra yung kanilang paglilingkod. Pero ang tanong ko nga, Joby, anong mapupurat? Anong advantage mapapala na makukuha nito? Wala naman actually. Wala. Wala ang po. Wala silang ang kanila lang. Ikaw ba, gugustuhin mo na sabihan ka ng bobo? Masakit yun. Anong yun? Dahil lamang gusto mo na masigurado na walang papasok sa barangay mo na during the curfew. Yung lang niya. Pero dahil doon sa pagkakamali niya na yun, siya pati pamilya niya, pati tinamaan dahil sa pambabas. Grabe, no? Itong netizen. Kaya sabi ko, tamang-tama, ginawa agad ni Kapitan, agad-agad. Nag-apologize siya, nag-apologize yung si IB.
nag-apologize yung tanod na dalawa, pati yung naghatid ng ano ng sulat doon sa ano, ito lang ang aking ma-advise ano doon sa mga iba. Ano naman, tama na na bugbog na itong ano itong si Ivy. Na pagpasensyahan niyo na dahil umingi na ng ano yan ng kapatawaran kung may nagawa siyang mali, tapos doon sa kanyang yung eagerness ba matupad mo yung gawain mo, kaya lang siyempre at sabi nga mali yung pamamaraan. Opo. Pero Sir Martin, yeah. Yes, malilinawin lang po ako. Ibig niyo po bang sabihin 24 hours anybody na lalabas ng bahay, halimbawa pagdakbang nga sa pinto, sabi niyo po kailangan po talaga naka-face mask at saka face shield at the same time? Pag lumabas ka ng bahay mo, yung, ano, yung gate mo o ano mo, opo, kailangan naka-face mask ka na at saka naka-face shield. Mandatory yan. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay habang naka-ECQ. Kung ikaw ay maninigarilyo, makikipagkwentuhan, mamamasyal, ibig sabihin, kailangan din yung gagawin mo essential. Dahil kaya nga in-ECQ, kaya nga nagbibigay tayo ayuda ngayon. 1,000 kada isa sa pamilya, pero the maximum of 4. Kaya kayo bibigyan ng pagkain para wag kayong lumabas ng bahay. Ang pagkakaiba lang natin ngayon, nung ECQ nung last year, walang lalabas ng bahay kahit isa. Opo. Maliban dun sa mga nagtatrabaho sa ospital, sa butika, at sa grocery. Pero ngayon, pinapayagan ng lumabas yung mga naghahanap buhay. Ayan ang pagkakaiba. Inaalam pero na sila, basta't may idea. Opo. May idea dapat. Yan dapat ayan na uunahin. So, kasi nilinaw ko lang, ano, kasi madalas po talaga, napakahirap po talaga na naka-face mask, naka-face shield. What if kung nasa loob ka naman po ng sasakyan, ganun din po ba ang dapat na maging itsura ng tao? Okay. Yung face mask, wag mong aalisin. Why? Nasa aircon ka eh. At pag sinita ka, ibababa mo yung salamin mo. Kung wala kang face mask, lahat ng mikrobyo nun sumita sa'yo, papatak sa mukha mo at saka sa mata mo. Pero kung naka-face mask ka, at least protektado yung ilong at bibig mo. Kung naka-face shield ka, pati mata mo. Kaya maraming pulis ang nagkasakit ngayon sa checkpoint dahil kada bukas ng bintana, nagpapalitan sila ng hininga. O baka mamaya pati laway, kaya ang daming naawa dyan. Tapos, yun ang nga sinasabi natin ngayon, ilang araw na lang to, pero maghihigpit talaga kami. Hindi kami papayag na magpapabaya ang kapitan. Na ano, dahil pwede nyong isumbong si kapitan pagka merong nagsasabong, nag-iinuman sa karsada, nagchichismisan. Dahil dapat ng mga tao ngayon ay nasa loob lang ng tahanan yung mga hindi nagtatrabaho. Ayan. Naku, maraming salamat po. Isang paglilinaw lang po yan. How about naman yung mga bata na kadalasan po eh, ilan po sa mga lugar na naglalabasan as if parang playground yung kalsada na wala pa silang face mask. Yung po ba din ay hindi pwede? Hindi. Ganito gawin nyo. Kasalanan ng kapitan yan. Kasalanan ng mga kagawad. Kuhanan nyo ng litrato. Kung pwede lang, may dyaryo para nung kinunan nyo ng litrato yon may date. At ipadala nyo sa aking opisina, ipatatawag ko yung barangay captain o patatawagan ko siya. At pag i-explaining ko siya kung bakit dun sa barangay niya ay pinababayaan niya ang gantong kalakaran. Dapat yan ay may sumasaway. At pagka matigas ulo, huli na, dakmain na, dali sa barangay hall o sa presinto, i-process, tapos pauwiin. Okay. So, yan yan. Ay, ako naman, sir, bilang isang concerned citizen, syempre, pag may nakita naman ako ganun, in behalf ng gobyerno, ay parang ano na rin, inisyatibo ko na
sawayin citizen, yung mga batang ganoon. Opo. Sinasabi, hindi. Pinagsasabihan ko lang po yung magulang muna. Pwede, sabi ko, concerned lang po tayo. Baka hindi nyo po alam, ECQ ngayon. Parang ganun lang. Ina-explain ko po kung ano yung ano. Pero syempre, hindi ho lahat nakakaintindi. Yung iba hong napagsasabihan ko ay nagagalit. At wala akong magawa. Kaya sabi ko, hindi. Sige ho. Ano, sir? Basta't ang importante, nagawa mo yung ano mo. Kaya tanggapin nila o hindi, at least. Okay. Yung obligasyon natin sa kapwa natin ay nagawa natin. So, ayun lang, ano, at again, nagpapasalamat ako dito kay Kapitan ng Barangay Mason sa ginawa ninyo. Congratulations po sa kanila. Ito naman, may bagong issue na naman. May dalawa na pumunta doon sa Barangay Hall. Nagdala ng, di umano, nagdala ng lugaw. Parang binibigay doon sa mga tao sa Barangay Hall. Kayo naman, alam nyo na mainit na mainit na itong issue. Kahit na maganda intensyon nyo, magiging iba ang pananaw ng ano. Ng concern. Ako naman ang pakiusap ko kay Kap-Kap. Si Mana Santa naman ngayon, patawarin nyo na yung dalawang yon. At para wag na humaba ito, tuloy-tuloy na natin. Anyway, nagsakripisyo ang ating Panginoong Diyos para yung mga kasalanan natin ay mahugasan. Patawarin nyo na yung dalawa na nagpunta ng barangay. Wala nang alam ko. Kinasuhan na yan ng unjust vexation. Pero sana naman ako, ang pakiusap ko lang ay mapatawad natin. Ha? Opo. Ba, maganda yan. Lahat na ngayon ay kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Opo, pero Yusek ha, congratulations po sa inyo at saka doon kay Kapitan ng ano ng Kapitan Gatchalian. Kasi yung ganong initiatibo ika nga ay napakaganda kung lahat ng barangay ay ganun din ang aksyon. Yung para bubang imbis na lumaki yung problema, binilisan nila at gumawa sila agad. Good morning daw po, sabi ni Marlens. Aha, yan ang Japan. Nasa Japan po sila. Thank you so much, Marlens. Stay safe sa Japan, ha? Ingat kayo dyan. Opo. Pero Sir Martin, nakakaiba sa Japan kasi meron ho dun fallen na taon-taon yata ang mga nakatira doon ay automatic nagkakaroon ng cough and show. Yung ano po ba, yung parang allergy na sisipunin sila. So, hindi po nila ina-associate sa Japan na ito po ay symptom ng COVID-19. So ito po yung kaibahan kasi meron nung ganun sa kanila. Alam niyo po ba 'yan? Diba? Opo, pero hindi po. Na, pero maganda talaga sa Japan ngayon. Talagang yung healthcare nila ay sobra-sobra. Actually sa kanila walang tigil ang pagbabakuna, no, sa Japan. Kaya nga tayo nakahanda na kami dito sa Metro Manila. Kaya nga ngayon, ang pinaghahandaan na naman namin ay ang pamamigay ng ayuda para to sa Greater Manila Area. This is in the amount of 23 billion. Ito lang ho ang abiling ko na naman sa inyo mga kapitan at saka mga barangay official. Wala na sanang maging issue tungkol sa pinipili kung sinong bibigyan, tapos mayroong mga pangalan na nasa listahan at hindi nabigyan. Dahil pagka may ganito na naman, nakita nyo naman ang sabi ni Presidente, hindi ako mangingimi na mag-file uli ng kaso doon sa mga may i-re-report at may i-complain sa akin. Pero ganun pa man, saludo ako sa inyo dahil there are 42,046 barangay all over the Philippines. Ang iniimbestigahan ko lang at ang nakasuhan ko, nasa 500 lang. Ibig sabihin, may 41,500 na matino, mahusay, maasahan ng mga barangay official. At sana wag na madagdagan yung 89 na nasuspindi ng 6 na buwan. Na dahil malapit na din ang eleksyon ninyo sa 2022, sa December. Baka mamaya maalala ng mga tao yung inyong mga pagkakamaling ginawa. Kaya paghandaan natin itong vaccination na kung saan uunahin natin ang mga matatanda at saka yung poorest of the poor. Kailangan may listahan na tayo niyan. Tapos yung listahan natin ng bibigyan ng ayuda
para dito sa ano na to, meron kayong 15 days para sa yung may, mga mayor. Meron kayong 15 araw para ipamigay kung ito'y cash. At 30 mm-hmm. days pagka ito'y in-kind. Malinaw tayo dyan, ha? Opo. Sir Martin. Araw kung cash. Yes. Tapos kung in-kind, 30 days. Tapos yan, as much as possible, pagka in-kind, house to house. Huwag nyo nang papilahin. Magkano man ano, yung ayudang pera, scheduling para hindi nagsasama-sama dun sa lugar ng papamigayan nyo. So, yun. Yun ang ating susunding protocol. Again, ipaskil ninyo ang mga pangalan ng mga bibigyan. Ipaskil din ninyo ang mga pangalan ng i-injectionan for transparency and accountability. Yan po ang gawin natin, mga barangay captain, barangay official. At saka dun din sa treasurer's office ng ating city at municipality, dahil kayong gumagawa ng payroll. Kawawa naman ang barangay, nasisisi. Pero ang totoo lang, nasa inyo ang payroll niyan. Okay? Mm-hmm. Yes, Sir Martin. Meron naman tanong dito mula kay Senny Bibiano. Isa sa kanya, yung katabi ng kapitbahay daw po niya, humingi sila ng tulong lang, advice mula daw po sa inyo, kung ano daw po ang kanilang gagawin. Yung kanya pong kapitbahay, kanila pong lupa ang nasa tapat ng bahay niya, na yun po ay binakuran nila, pero yung mismong kagawad po ng San Jose del Monte, Bulacan, ay tila daw ginagrab yung lupa na meron hong titulo na ipinakita daw niya. Ano daw po ba ang dapat nilang gawin? Ayan. Pinakamagandang gawin nyo, pumunta kayo sa opisina ko sa Lunes, magdala kayo ng litrato na binakuran ni kagawad, dalin nyo ang inyong titulo na kayong may-ari niyan. Kakasuhan natin ng land grabbing at grave abuse of authority yung kagawad na yan, dahil ginagamit niya ang kanyang pwesto para manglamang, para mga haras ng isang law-abiding citizen. Yan po ang gawin nyo. Meron po akong tao sa DILG na tatanggap ng inyong reklamo. Naku, maraming salamat po. Oh. Ang problema tapos po pagkano, niya, okay. Pangalanan natin dito sa programa mo kung sino yung kagawad na yan. O kaya opo, hinulto nga muna kasi natin. Baka hindi pwede. Okay, tama pwede, po, pwede. Sir. Okay po. Pwede na kayo magreklamo naman dito kay sa programa ni Judy. Patay tayo dyan. Pwede kayo magreklamo dito at lagi akong sasagot para ma-heads up ko agad yung mga nire-reklamo niyong barangay official. Marami pong okay. Salamat sa inyo. Meron pong isang tanong dito. Ano po yung pondo na di na ibigay noon na nakalista, sabi tatawagan, pero wala naman daw? Yun daw po ba makukuha pa nila? Pasensya na po kayo dahil hindi namin sakop ng DILG yan. Ayun. Yan po ay sakop ng DSWD. DSWD, doon sila magtanong. Second trans. Ang second trans po ay DSWD. At ang pagpamigay niya ay ginawa nila through remittance center. Kaya wala sa amin ng control, wala sa amin ng listahan kung hindi na sa DSWD. Kaya kung gusto niyo hong mag-verify o magano, and then siguro it is high time na ireklamo nyo na yung mga dapat ireklamo, dahil meron tayong tinatawag na accountability and transparency para sa amin sa government official. Dahil yung nararapat na pera para sa inyo ay dapat makuha ninyo. Yan ay hindi dapat mabinbin, magtagal. Dapat yan ay maipamigay immediately. Ayan, may tanong po si Marlon. Sabi po niya, I salute you sir. Sana po sumunod ang lahat sa maganda niyong layunin. At nakaka-inspire naman si Sir Martin. Hands up po ako sa you sir. Sa Japan po yan. Ayan po yung reaction. Thank you. Marami daw nakikinood sa kanya. Mo to, Jo, sa apo. Ating yung mga OFW na nanonood sa atin. Apo. Meron na po kaming ilalagay na OFW desk sa 42,046 na barangay sa buong Pilipinas. Anong kahalagahan itong OFW desk? Kung kayo ay merong mga problema sa pamilyang iniwan nyo dito sa Pilipinas, pwede kayong makipag-ugnayan sa inyong mga kapitan. Halimbawa, kung yung anak ninyo ay naging adik-adik, pwede nyong bigyan ng power of attorney si kapitan para ang barangay na ang magpaparehab
ng inyong mga wow. na nanulun sa droga. Tapos laking tulong yan. Oo, oh, tapos kung meron naman na mga OFW na papagawa ng bahay, ibinigay lahat ang pera dun sa asawa, eh wala namang maipakita, pwedeng imbestigahan ng barangay at malaman ni Mrs. o kung sino man yung kung ano na ang sitwasyon ng kanilang pinagagawang bahay. Baka mamaya yung bahay ay naubos na. So ito yung mga tulong na maibibigay natin sa ating mga OFW para naman dun sa mga naiwan nila dito sa ating bansa. So, yun. Ayan. Mandato ko yan. Ako magpapatuloy. Galing. Sir Martin, pwede po bang ipaliwanag nyo rin yung ang ginagawa ninyo sa BACC since na marami rin pong nakakaalam ukol dyan? Okay, yung BACC yan, pinanggalingan yan ay Crusade Against Violence. Kung natatandaan nyo, ito yung mga kaso ni Binculado, ni Holtman na napatay ni Tihanki, Rolito Go na napatay si Maguan, Arnie Tuadles na napatay ni Antonio, tapos yung Binculado Brothers na ang nagpapatay ay alleged si Mayor Galvez. So ito ay ang ginawa namin noon ay binuo namin ng Volunteer Against Crime and Corruption dahil hindi ka pwede maging member ng CAB kung hindi ikaw mismo namatayan. Kaya dito, nung binuo namin ng BACC, dito, pinangunahan na namin ang fight against crime and fight against corruption. Dahil magkakambal yan eh. Kaya fight against corruption, ang unang-una natin dyan, ay nakapagpakulong tayo ng isang presidente ng Pilipinas. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na, mayor, governor, tapos sa GPNP, napatanggal natin sa pwesto. So ito, tapos ngayon, yung sa malalaking krimen naman, eto na yung mga Angel Alquiza case. Sa lahat ng napapanood yun, na pinakamalalaking kaso, lalo na yung Echagaray case, ako po nakapagpabitay doon, natulong namin. Pero maliban doon, may lima pang nabitay. So ngayon, eto po ang Volunteer Against Crime and Corruption na tumutulong kami para kasuhan yung mga corrupt government official magmula presidente ng Pilipinas hanggang barangay tanod. Governor, mayor, congressman, lahat po yan. Basta't may kaso tayo, yung malalaking tao sa gobyerno. So ito po ang ginagawa natin ng BNC. Ayan, nakakatakot naman, no? Biro mo, naglilingkod ka na sa bayan, inaalagaan mo yung buong Pilipinas, tapos marereklamo ka pa. Masakit din yun, Sir Martin. Mahirap yung buhay ninyo. Tapos meron pang mga... Di ba po? Oo, tama yun. Tapos masakit doon, may bumabatikos pa sa'yo na... Yun nga po eh. Tignan yung mga itsura, hindi ka panipaniwala. Pero okay lang yun dahil, sabi nga, look who's talking. Tignan nyo na lang kung sino yung nagsasalita. At yun na nga, nakakaawa. Meron dyan, tinulungan namin nung pinatay yung anak niya. Tapos kaya namatay ang anak niya dahil sa kanya. Dahil siya dapat ang papatayin na pagkamalan ng anak niya. Tinulungan namin yan. Ang kalaban niyan, mayor. Pero alam mo ngayon, kami yung binibira. Hindi ko malamang kung ano niyan. Pero Diyos na bahala sa kanya. Pagmukha niyan. So si Kristo nagpakamatay para sa kasalanan ng ano ba naman tayo mga tao na tumulong. At kahit na ganyan pa rin ang ibabalik sa'yo, basta't alam ng Diyos na gumawa ka ng bagay na kalugod-dugod sa Kanya. Yun lang naman opo. Yun. Amen. Opo. Amen. Totoo po yan. Totoo po yan. Yusek, isa na lang ito. Meron po kayong dapat ipaalala. Hindi po lahat ng nagre-reklamo ay pwede nating sabihin sa mga tao na sila po ay tama. Ang reklamo po kasi medyo masilimuot yan. Meron hong reklamo na hindi naman totoong issue, pero dahil sa siya po ay kalaban ng tao, di ba may mga ganun eh, lalo na ngayon dahil mag-e-eleksyon. Pagbigay po kayo ng mga guidelines kung paano po ang tamang pagre-reklamo. Kasi baka maano ho tayo, alam niyo ho yung mapagsamantalahan tayo, magamit tayo sa pagre-reklamo. Di ba may mga ganung issue eh. Tayo po, hindi tayo bayarang media. Kaya gusto ko lang po ipaliwanag mo muna, Sir Martin, na paano ba sila magkakaroon ng karapatang magreklamo? Ano po yung mga bagay na dapat nila ipakita? Kasi hindi ho maganda rin na dumami nga yung viewers natin
Tapos puro reklamo, wala naman tayong solusyon, di ho ba? Ito lang naman, ano. Opo. Kami, tatanggap kami ng reklamo sa DILG. Kasi, opo, hindi naman ako nagtatanggal eh. Ang nagtatanggal okay na kung kailangan. Kaya yeah, depende po yan sa ebidensya ninyo. Kailangan yung tinatawag natin na case build-up. Hindi naman tayo maniniwala na sumulat lang kayo, tapos ano, kailangan ho, naka-apidabit yan. Tapos uh-huh, meron tayong kaukulang ebidensya. Kaya huwag niyong iasa sa amin ang pag-iimbestiga. Hindi po kami NBI, hindi kami polis. Kung tatanggapin namin yung reklamo nyo, patatawag ko yung kapitan, tapos pag hindi ka na-satisfy sa sagot ni kapitan, bibigyan kita ng certificate to file action sa ombudsman. Pag nakita ko naman na sobrang abusado na si kapitan at na katakot-takot na pag nanakaw ang ginawa, ako na mismo ang kasama ninyo sa pagpapile ng reklamo laban sa kapitan, lalo na ngayon. The barangay treasurer can withdraw all the money in the bank just a simple certification na kapitan. Million-million po yung pinagnanakaw na pera na yan ng barangay. Kaya pag napatunayan ko, nakita ko sa ebidensya ninyo na yung pang-abusong ginawa ng treasurer at ng barangay captain, kasama nyo po akong magdidemanda dahil mapapabilis ang suspension nila from 6 months to 1 year. At we will make sure na hindi lang, pag nagkasala sila, hindi lang sila matatanggal, makukulong pa sila dahil malversation of public funds, falsification of public documents. Yan ang grave abuse of authority. Yan ang ipapile natin na kaso laban dito sa mga tiwali at saka abusadong mga barangay official. Yung mayor at saka governor, hindi ko po sakop yan. Barangay lang po ang sakop ko. So, yun. Opo. Yan. Sir Martin, okay, with regards sa affidavit, kasi dati rin po ako sa law office, no? Yung affidavit po ba, usually kasi pag affidavit lang, hindi ino-honor. Yun po ba, kailangan pa po ipanot, ipanotarize? Under oath. Yun. Okay. Oh, so, yun po mga kaibigan. Kasi, inotarize. Kasi patatanggal natin, pasususpindi natin yung kapitan nyo eh. Kailangan maayos. Kailangan under oath, ha? Okay? Pero Sir Martin, kung ako tatanungin nyo, ayoko namang matanggal sila, no? Hanggat maaari ko, ano man yung pagkakamali, may ayos. Pero pagka nakita ko naman na recidivist, paulit-ulit na ginagawa, na nagpayaman na dyan, ginamit ang pwesto, eh hindi lang dapat sila matanggal, dapat makulong. Para maging, ano, maging lesson ito dun sa mga ibang barangay official. Dahil talagang napakarami ng abusado at napakarami magnanakaw na talaga. So, ayan. Ha? Naku, Sir Martin, ha? Talagang napakalinaw. Napakalinaw. Kailangan talaga documented lahat yung sinabi ninyo. At hindi lang po yan, Sir Martin. Marami pong nagtatanong sa barangay. Kasi po, di ba, meron hong mga volunteer na kung titingnan mo, yung mga nagbo-volunteer, eh may mga problema din. So, paano ho ba hinihimay ng bawat barangay yung kanilang kinukuhang mga volunteer para tumulong, kagaya ngayong ECQ, kailangan natin ng bantay? Hindi, ganito, no? Kamukha niyang volunteer, hindi naman natin sinusweldoan yan eh. Pero okay, siyempre, kailangan din, meron silang protocol. Matuto silang gumalang, no? At doon naman sa mga regular employee ng barangay, huwag kayong mag-alala dahil ipinaglalaban ko yung magnakarta ng barangay. That the barangay official shall be considered as regular government employee with fixed salary, insurance, medical and dental coverage, and retirement benefit. Alam namin na 24/7 kayo nagtatrabaho. Kaya ito nilalaban namin to. Pati yung mga SK, yung allowance nila. Just imagine, elected SK ka gagawad, tapos SK treasurer, SK secretary, ni Singkong Duling, wala man lamang silang nakalagay sa sweldo. So yan po ay nilalakad na din namin, ano? At pati yung housing program para sa mga barangay official. Lahat po ng ito ay nandun na sa Kamara de Representante at saka sa Senado na pinangungunahan ni Senator Bongo. Actually, si Senator Manny din naglabas ng ano, no? Ng Senate Bill 1956. Dito, sinama na pati mga tanod, barangay health worker, lupon, lahat na nagtatrabaho sa barangay na magkaroon ng benepisyo. So, ito po yung binabago natin na ginagawa para sa kapakanan ng ating mga barangay official. At of course, yung election ninyo ay sa December 5,
na mauuna pa ang eleksyon ng presidente at ng mayor. Pero galingan nyo. At huwag kayong umabuso dahil baka hindi na kayo umabot dyan pagka nag-abuso kayo, okay? Yun. So, yun lang po ang bilin ko sa inyo. Okay. Sir Martin, meron hong patanong naman, mga senior citizen, ano daw po ba ang plano ng barangay para naman din sa kanila? Kasi kahapon po ay nakaugnayan din natin si Mar Lopez ng Big Three Sullivan. And siya po ay kaibigan ni Dolphy. At tinatatanong po, ano po ba yung maganda naman para sa kanila na sila po ay talagang hirap na naka-stay lang daw sa bahay. Pero ano ba tayong magandang venue na sila po ay pwedeng mag-social distancing din or whatever? Hindi, yun ang pinapakiusap natin sa senior citizen. Okay. Sa dami po ng namamatay, almost 80% ang matatanda na napakadaling kapitan, lalo na kung kayo diabetic, may sakit sa puso. Kayo po ang aming inaalalayan, kaya as much as possible, hindi namin kayo pinalalabas ng bahay dahil meron na po tayo, baka mamaya airborne na ito. Baka mamaya mahanginan lang kayo, mahawa na kayo. Pag-uwi nyo ng bahay, tsaka tandaan nyo, sandali lang. Pag tinamaan na senior citizen, collapse agad lahat. So ngayon, yung ayuda naman, nilalakad na din natin na from 500 noon, maging 1,000 a month na. At yung release sa DSWD. Tapos ganyan din, sabi ko nga sa inyo na dito sa itong ayuda na to ay mauuna din ang ating mga senior. Tapos siyempre, pati yung pati pagbabakuna, mauuna po ang senior. Kaya nga, iniintay natin yung bakuna na dapat sa inyo. So ito ho lahat ng mga pinaplano natin para sa ating mga senior citizen. Pero hanggat wala pa pong bukas, alam ko noon, kasi mga senior natin, libre manood ng sine. Eh siyempre, wala na sine ngayon. Talagang walang mapaglibangan. Alam nyo, pinakamagandang paglibangan? Magbasa po kayo ng Biblia. Ibasa, yung Biblia, ikwento nyo sa mga apostol. Amen. Opo. Ha? Okay? Tama po. Ayan po. Ayan. Okay? At, okay? Yusek, isa pa? Sige. Okay? Okay. Last na lang. Meron hong pagtatalo na nagaganap kasi alam, hindi ko lang ho alam kung alam niyo pa ho ito, yung tungkol sa DOH at saka dito sa IATF at saka sa iba pang sitwasyon. Meron hong mga instances na parang hindi na pagkakasunduan. Ano ho ba ito? May alam po ba kayo? Alam mo, sa totoo lang marami yan. Kung natatanda mo, itong curfew, just a few days ago, nag-meeting ang mga mayor, 10 to 5, di ba? Pagkatapos, lumabas lang yung madaming, 10,000 lang yung surge. All of a sudden, naging 6 to 5. Ibig sabihin, hindi na pwede mag-dine-in. So, pinatay mo na naman, ang hanap buhay, hindi mo na magtatrabaho sa restaurant. Di ba? Tama po. Opo. Pagkatapos, kamukha nito, yung mga patakaran para dito sa ECQ. So, kailangan talaga ilatag. Kaso, yun na nga, kailangan flexible din tayo. Dahil from time to time, nagbabago ang kamukha nito. Hindi ba dapat hanggang August 4 lang ang ECQ? Ngayon, pinahaba na natin hanggang, April 4 lang. April 4. Hanggang April 30 na, di ba? So, ito yung mga dagli ang pagbabago. Pero I hope na may ayos natin yan. No? At tayo naman sa barangay, kung ano, huwag natin kalimutan na makinig kamukha din sa programa ni Juby, tapos manood ng TV para tayo na mismo ang gumawa ng paraan kung paano tayo makakuha ng mga impormasyon na naaayon sa panahon. Okay? Yun lang po yes. Aking pakiusap. Sir Martin, pasensya na, meron humabol. Sabi nila, bakit daw yung nakaupo sa IATF, wala naman daw yung doktor? Sila daw po ba ay mayroong karapatang magsalita ukol sa health? Yun po ang tanong ha. Ito po yung galing lang po sa mga taga-subaybay natin. Ano po naman ang masasabi niyo doon? Thank you. Marami na po ang pumupuno na yan. Marami na. At sabi ko nga sa inyo, magmula doon sa kauna-unahang ng pandemya, kami sa DILG as early as January 30, 2020,
naglabas na kami ng mga patakaran, kaya lang hindi ho napondohan. Kamukha nung February 6, 2020, doon namin na nalabas ang PPE. Dapat lahat ng mga lalabas na ano na Barangay Health Emergency Response Team ay naka-PPE. Pagkatapos pinahanap po namin ang mga barangay ng tinatawag na Barangay Isolation Unit. Dapat yan, yung quarantine na facilities, sa barangay level na yan, eh kaso walang pondo. So, ganun pa man, ang barangay, nandito dito lang kami, na nakahanda, kahit anong iutos ng national government, ng local government, ay nakahanda po kami tugunan lahat ng iyong mga kautusan. So, ito po ang barangay. Okay? Wow! Ang galing talaga! Ang galing talaga! Ang galing natin! At sisikapin ko po na makaabot dun sa mga kinaukulan kasi yung tanong nila, sinagot nyo na halos lahat. At hindi lang po yan, Sir Martin, pwede pong magbigay po kayo ng parting words nyo para sa ating mga friendship. At magbibigay lang po tayo ng ilang paalala after your parting words. Okay, ito lang pakiusap ko ha. Ilang araw na lang po dadating na yung ating mga bakuna. Hindi ho titigil itong hawa-hawa na to, not unless na mag-i-stay tayo sa bahay natin. Hindi ho matitigil na mahawa kayo, not unless you follow the protocol. Wearing a face mask, wearing a face shield properly. Yung tama. Maghuhugas ng kamay, social distancing, at palakasin natin ng contact tracing sa ating mga kanya-kanyang barangay. Ihanda nyo na yung national vaccination ng ating senior citizen at poorest of the poor. At pati ho yung pagbibigayan ng ayuda sa ating barangay, ito man ay maging cash o maging in-kind. So sa inyo lahat, stay safe. Always pray to our Lord Jesus Christ. Pagkagising nyo sa umaga, pagkatulog nyo, pag matutulog na kayo, magdasal, magpasalamat at humingi ng biyaya at para matapos na itong COVID-19 sa ating bansa. Maraming salamat to my friend Juby. Salamat, sir. Stay beautiful. Thank you po. Thank you Mabuhay. Po. Thank you. Mabuhay kayo. Yan, Yusek Martin Dean. Hi, ako po si Captain Rolando Dorado Durana, Master Mariner and Maritime Training Manager at ama ng tahanan. Dati mataas ang presyo ng dugo ko, madaling manghina at madalas mahilo. Mula nang mag-take ako ng Moon GC, naging stable ang dugo ko, lumakas ang pakiramdam, at nawala ang madalas kong pagkahilo. Now, masaya na ako sa aking kondisyon. Sana kayo rin. Take Moon GC daily, a non-acidic vitamin C. Conquer the world, sail the seven seas, and be globally competitive. Enroll and be a successful seafarer. Competence Management and Consultancy Incorporated Compman conducts review for deck and engine officers for Marina Competency Exam. Compman. Aside from its conducive area for reviewing, Compman offers free tablet loaded with review materials and references. Compman. The use of free tablet and Compman application gives every seafarer the ability to study and review anytime, anywhere. Compman. The aim is to shorten review time, increase retention, and attain zero failure. More so, the self-assessment functionality allows students to focus on their weakness. Compman. At Compman, the prices remain the lowest but offers the highest quality. Compman. Ensure the future of your career. Enroll now and get a free tablet at Compman. Compman. Competence Management and Consultancy Incorporated.
Trim and Stability Reference Book. Trim Stability, written through actual long years experience by our master mariner, Captain Rolando D. Durana, is available at all national bookstores and central bookstores nationwide. Trim Stability, para sa marinong Filipino. Ang magagulay at prutas na anti-cancer tulad ng pinya, saging, singkamas, mansanas at mangga. Ay anti-cancer, kaya ang sarap kainin tapos isasawsaw sa bagoong? Swabe! Takot ka sa maalat dahil baka ka ma-high blood? Walang problema, mabibili na ngayon ang Doc Peters Bagoong. Hindi maalat, gawa sa purong hipon at mga pampasarap na sangkap. Kaya yummy na ulam na, healthy pa! Doc Peters Bagoong. Doc Peters Bagoong, ang pambansang bagoong. Available in leading supermarkets nationwide. For orders, call or text 0928-4299-548. 0928-4299-548. Monji C, the non-acidic vitamin C in fruit, vegetable capsules. Health benefits of taking Monji C, strong antioxidant. Pinababagal nito ang mga signs of aging, anti-stress, mabisang panlaban sa emosyonal at physical stress, antiviral. Tumutulong ito na labanan ng mga viral infections katulad ng mapaminsalang dengue, SARS, hepatitis, chickenpox, tigdas, H1N1 at marami pang iba. Antihistamine, pinabababa nito ang produksyon ng histamine na nagiging sanhi ng allergy. Anti-cancer, nakakatulong sa pag-iwas sa maraming uri ng cancer. Ginagamit na therapy sa cancer. Delays blood vessels. Nililinis nito ang arteries at veins na dinadaluyan ng dugo upang maiwasan na nakamamatay na stroke at heart attack. Immune system booster. Pinalalakas nito ang resistensya ng katawan, mabisang panlaban sa ugo, sipon at trangkaso. Detoxifier. Mabisang pang-alis ng mga toxins ng ating intestines, lungs at liver. Energy booster. Tumutulong sa pagpapalakas ng katawan at pampatibay ng mga muscles nito. Anti-inflammation. Pinaninipis ang pamamaga. Produce insulin. Nakakatulong upang mag-produce ng insulin ang katawan upang makaiwas sa diabetes. Promotes fertility. Pinalalakas ang semilya, sperm cells ng mga lalaki at nakakatulong sa fertility ng mga babae. Promotes stronger bones. Pinatitibay nito ang buto. Tumutulong mapababa ang uric acid upang maiwasan ang pagkakaroon ng arthritis at trauma. Promotes eyesight. Pinapalinaw ang nanlalabong paningin. Change your C to Monji C, a non-acidic vitamin C. Hi! Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay si Dr. Eric Salceno dito po sa bagong clinic po namin sa Villa Estetica. Ang mga servisyong in-offer po namin ay lahat ng mga cosmetic surgical procedures like katulad ng mga eye bag removal, yung facelift, yung pagpapa-enhance ng ano ng ilong, yung mga nose lift, mga ganyan po, pati yung tummy tuck, liposuction at marami pa pong iba. Kung nais po niyong makipag pumunta rito sa aming clinic at mag-inquire regarding sa aming mga services, libre po ang aming consultation at open po itong clinic namin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Lunes hanggang Sabado. Kung nais po ninyong magkonsulta regarding sa mga services offered namin, pwede po kayong kumasyal dito sa aming clinic. Ito po ay matatagpuan sa Unit 204, Transorient Maritime Building 1, Number 66, Timog Avenue, Quezon City. Ito po ay malapit lang po ito sa, ano, sa mga kainan dito sa along Timog Avenue. See you po! Hello, morning everyone. I'm Dr. Sam Vilasa of Villa Estetica. And gusto ko po kayong imbitahin dito sa Villa Estetica na mamasyal at pwede rin pumunta for consultation and free of consultation. Remember, free. So meron kaming outreach, may charity works dito sa Villa Estetica. Meron kaming for social obligations. Ganyan ginagawa namin.
And pwede rin kayo magpa-consult din for hair transplant, just like me. Dati po akong nakalbo na. And because of hair transplant, nagkaroon ulit ng buhok. So pwede niyo po ibalik yung dating alindog nyo sa katawan. Yan. So, hope to see you all. Thank you. Pwede niyo kami dalawin sa unit sa Room 204, Trans-Orient Maritime Building dito sa Timog at number 66 Timog Avenue, Quezon City. See you! Sisi, pag nasubukan na sa dami ng benefits niya, nakakahangha. How, Monjisi lang now, ang benefits ay wow, I'm in love with you. Monjisi! Tara na tuloy, hindi ka mag-aaksaya. Sigurado kami! Halika na, at subukan ang halaman ng buhay na makulay ka pa. Handa niyang bibigay ang lahat ng benefits. Ang lukunin ka ay di niya kayang gawin. Dahil ito lamang ang nakataming kailangan. Vitamin sa bonbon, busy, sige magbonbon. Monjisi! Lentacivic Vitamin C! Improved vegetable capsule! And also advanced circulation system! Ensuring maximum absorption, digestion, and assimilation in the role of sleep! Ipukan mo ng malaman mo na ang toto ko. Mahalaga ng vitamins lang ko. Kakalusugan mo, di ka mapapahayabag ko. Magkakuha ka pa sa iyong nakantan. Ito ang vitamins na walang asipin na maganda pa sa katawan. How, Monjisi lang now. Ang benefits ay wow, I'm in love with you. Monjisi! Tara na tuloy, hindi ka mag-aaksaya. Sigurado kami! Halika na, at subukan ang halaman ng buhay na makulay ka pa. Nasubukan mo na, handa niyang bibigay ang lahat ng benefits. Ang lukurin ka ay di niya kayang gawin. Dahil ito lamang ang natataming kailangan. Vitamin sa bonbon, busy, sige magbonbon. Health benefits of drinking Monjisi. Strong anti-accident, anti-stress, antiviral, anti-histamine, anti-cancer, dilates blood vessels, immune system booster, detoxifier, energy booster, anti-inflammation, reduce insulin, promotes fertility, promotes stronger bones, and promotes eyesight. So what you gonna do? Change your seat to Monjisi. Ang kanyang bibigay ang lahat ng benefits. Ang lukunin ka ay di niya kayang gawin. Dahil ito lamang ang natatangin kailangan. Vitamin sa bonbon, sisi magbonbon. Wow, ang bilis ng oras. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig dito sa ating programa sa My Voice ng PSBR. Ako pa rin po si Juvie de Guzman, ang inyong kaagapay sa ngalan ni MJ de Guzman. Maraming salamat po and I love you all. Bye! Sa umaga pagising, agad nakatulog ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo.
at sa umaga'y balitang totoo. Pinoy Stream V Radio ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw Pinoy susi sa pagbabago. Pinoy Stream. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe.